player, how hard is it to bounce back from a 0-2? How difficult? Tingin ko, ano, depende talaga sa mentality ng player. Kung gano'n sila kalakas mentally yan. Kapag ang tito yung laban, especially pag best of 7. It depends on the mentality of the players, how they're prepared mentally, especially in a best of 7. But do you have any prediction for this match, this grand final match, Marky and Lar? Prediction? Goa still blacklist. Blacklist? Sir? Teka, naalam ko pa eh. Teka lang ha. Relax lang. Ano pa na ba to? Alibong. Bakit? Ang trip mo. Kain ka muna. Mamaya na. Wala nga. Babaliw pa ako eh. Setup nito. First time ko lang sa YouTube eh. Hindi ko lang paano manonood. Window capture siguro, tapos ito. Kaso wala nang nakalito dito. Hindi, mali ako. Tama. Ito pala. Tama. May sounds ba? May sounds tong ano, YouTube? May nililig ba kayo sounds ng YouTube, Ben? Teka, hindi ko pa pala makikita kung nasan yung ano. Nakayang ko na lang para maganda. Yan. Tapos, dito ako sa ano. Wala ako. Hindi ko alam kung maganda yung quality. Sabihin nyo sa akin pagka maingay o may mga kulang, no? Nag-aaralan ko pa guys eh. Dito ako banda sa taas. Ayan, dito ako. Sabihin nyo sa akin pagka goods ah. Teka, saan ko babasahin yung ano? Saan naman babasahin yung comment section? Okay, tayo dyan. Ito. Pwede ito dito. Okay na ba ito? Dirig, ito pala. Esports tournament sa buong mundo. Okay, sa YouTube, ito. Kung ito, kung ito. With sports, new power, all 99. Medyo okay na ba? With 8GB for all sites and apps, you can power your play or watch, share, stream, everything. You also get only TikTok and only text to online perks. All the power for 7 days. Teka, parang blurred. Parang pangit. Ang ganda, balikan na mga nangyayari sa laban, pero magkaroon tayo ng history check. Ilang beses na bang nakapag-backdoor ang Echo? Dapat 1,080. Oh. Yan. May kaso parang... Regular season ng SD. Okay na ba? Goods na to? Twice na nagawa ng... Low quality and blurred. Oo nga, napansin ko low quality din eh. Metong Echo. Kasi... Nakaano tayo eh. Team hack. Narekta rin. Si Benny ang salarin lagi eh, no? Good. Ano bang conditions? Ano ba kailangan para magawa yung backdoor play na yun? Isa sa mga napansin ko for Echo, aware kasi sila, di ba usually explainers, pagdating sa mga long games, explainers nag-clear na minimum. Oo, dedepensa. Ito maganda na, no? Mas gumanda na, men, no? Okay na. Pagdating kasi naman sa team fight, sa mga malino na. Parts na, si Edward kasama na doon sa team fight. Taga, pupusta pa ako. So, kailangan okay na to. Keyboards nila na magkaroon ng team fight para si Edward. Malakas ba yung sa YouTube? Doon sa akin okay na eh. Okay na on my end eh. Good na. Share na yung stream natin. Teka, share ko lang para sa mismong... Teka, ano nga ba yung ano ko? Paano ko share to sa YouTube? Ay, sa Facebook. Kailangan wala yung explainer. Pero for blacklist kami nga kailangan. Yun ang problema ko, paano ko share to sa Facebook? Ito, it's more of Echo na bago talaga sila mag-teamfight. Sobrang disiplinado sila to the point na lahat ng minion wave nakaangat talaga sa kanila. Yan. Namiss ko mag-live ah. Teka, pupusta din ako. Wala pa ako pinupustahan eh. Echo sa game na ang mindset nila, okay mamba-backdoor tayo. Hindi naman ganun eh. Ang ginagawa lang nila, parang pag nagkaroon ng chance, nagkaroon ng opportunity na
sige, kaya atang backdoor ito. Doon lang sila nag-decide mismo sa moment na yun, na parang hindi siya kasama sa plano. Pero alam nilang baon nila yun. Anytime pwede nilang hugutin. Oh, and since na dahil baon nga nila yun lagi, lagi silang may assignment na kailangan natin magawa itong homework na parang mag-clean ang meaning way. Para if ever... pinost ko na sa page. Share na kaya! To do that backdoor ka, na sinabi mo kanina, that's yung sounds ng mic at ng shotcaster na din. Konting lakas in-game volume. Sa buong history ata ng wala, sagad na to yun. Unless, gawin ko to. Parang echo na ata yung may pinakamaraming backdoorable play. Nag-echo ba? Nag-echo sa inyo yung sounds or goods lang. Ka na to. Kasi... kung babalikan sige natin. Din. Oh, si Kilowash. Kumbaga, kung babalikan natin 'yon, pero yung modern day, 'di ba? Eh si Kilowash galing din dito. Nag-drop na? Eh, parang nag-drop na. Hindi pa. Okay, drafting. Parang dito pupusta pre. Tingnan niyo. Dito tayo pupusta pagtapos. Part ng pagiging mabilis na team is tapusin yung laban agad-agad with the backdoor ka play. No kaya mangyayari dito coming into game number 3. First pick na blue side ang Echo. Fredrin first pick, pero ang kinaibahan nito, ang binan ng Echo ay yung Estes Digi tsaka Glue. Dito sa first phase, ha, kanina nung second pick sila, hindi nila binabadyaan na yan eh. And makikita naman natin ngayon para sa side ng Blacklist International, same pa din sa nagiging ban nila. Ayaw pa rin nilang makuha dito ng Echo yung Cho ni Yawi, so nandun pa rin ang respeto. So Blacklist International, medyo naging matagal ang picking nila yun. Ibig sabihin, merong switch sa kanilang mga pickings this time around. It's good to be carry para kay Oheb. Na-open nga pala ang carry. May Kanja din na-open. Pero far sa akin lang pipiliin. Ang ganda ng pickup dito ng Blacklist sa Barca. Pero na-mention ko yung Kanja na pwede nga kunin. Pero this time, dahil nga hindi pinickup to ng Blacklist, Echo ang kukuha. Paparisan pa nila ng lapu-lapu. Oh, inahanap ko pa yung kasi nakupupos. Ayun, ito pa ako dito sa YouTube, pre! Puta, ay, nasa Facebook ang dali pa. O, baka nila ako sanay. First time lang kasi. Meron mag-bravest fighter first time siguro. Anytime na lapu-lapu against you. So ngayon, nakailangan ko yung Blacklist International. Ay, guys, sa 5,000 give that ample space and vision for Haji para mailatang yun ang tama ang kanyang real-world manipulation and we could see Kadita being banned. Ay, ito sa inyo kung saan nakupupusta. Sobrang nakagulat tong Kadita ban kasi hindi naman natin siya nakita sa banning, sa picking. Pero alam ng Blacklist na pahihirapan ng Kadita yung buhay ng carry tsaka Farsa sa backline if kunin nila to. Kasi pwedeng kunin pa rin ni Sanji eh, kahit may Kanja ka na eh. Pero nakikita natin napapagkalin ng Echo hindi na mamaya, a hero for Wise na hindi pa nga nakapag-pick up ngayon. But because there is a Fredrin, hindi na sila magbaban ng heroes ni Carl Tizzy. Ang tatanggal nila dito, mid lane heroes for Sanji or gold laner para kay Benny QT. Oh, speaking of, sabi niya mamaya, saan tayo pupusta pre? Mag-aarala ko muna yung drop. Again, because okay. I'm the only one who didn't use any assassins. If you have 1,000% of confidence, I'm that confident. Grabe, nakikita pa rin natin dito sa King of the Jungle. Okay, yung carry, talagang may pantuno na si Fredrin sa Kasalapu. Championship. Diyan, ihirapan kanina yung Blacklist, wala silang pantuno. Kailangan ng depensahan dito yung trono nila bilang M3 World Champions. And sila yung meron ditong chance na mag-first ever back-to-back sa World Championships. Habang ginagawa nito, pwedeng kami... ito yung motivation ng Blacklist eh. Kailangan nating i-cement yung legacy natin. Yep. Kailangan yung dinastiya natin kung mag-retire man tayong lahat, tayo lang nakagawa nun. Back-to-back MPL, possible back-to-back dito sa M-World Championship. Dahil and for Blacklist dito International, niya, no? Ang ganda na sinabi ni Wise na hindi siya mag-back down. Tinanggal nila yung Harit. The sustained no, heroes or fighter heroes as a jungler. Okay. Kaya naman konti ganun na sila pa-confident. Pero may mapilitan to mag-ano? Barats, Akai, wala. So ang possible na open na dito, bakit siya nakikita ko? Hindi naman na uso Aldous. Na Blacklist, Kaja Corp, hindi na rin pwede. It could be Yuzhong. Dito sa 3-on-3 lamang dito agad yung ano eh, yung Echo eh. Kung ano nga ba magiging hero kay tapos ang ganda nung kasi hindi nila maka-counter yung Marksman. Kaya yun yung tinarget. Willing silang bigyan si Benny QT ng couple of heroes na open. So open pa naman ang may Echo ng content caster. Yun nga gusto ko kaya gusto lang hinaan eh. Ilalagay nila to sa jungle. Pero ang uuwi na back siya diba sa kasabi ko lang sa inyo. Winning Brody niya from game 2. Ano kaya yung hero ni Sanji? Sanji. Ay, gago pa nag-ib to si Sanji, pre, panalo na. Lunox Kaja. Oh, Lunox Smith pwede para ma-burst agad nila yung backshot. Mahatak pag may nahatak, no? Oh, yung usual. Kasi kailangan nila ng control, eh. Feeling ko ib maganda dito, pre. Kaja, Lunox, ib to. Burst.
Pero ang magiging problema nila dito Yushan! Is yung ulol. Hindi mag-Yushan. Hindi nakita ni Ate Chantel yun, ha? Oh, hindi natin nakita, pero pinakita nila ngayon. Ano Yushan nga ba? Ang talagang way back Valentina. Ay, Valentina ba pala? Valentina Ibo? Valentina Ibo? Ay, pwede. Ay, nagdaan na isip ko. Ay, pumindot ang Gushon niya. Ay, putang ina mo! Ginushon! Oh, shit! Debut sa buong M4 World Championship! Gago, sasabog dito yung ano, sasabog dito yung parsa sa kayo. Pero hindi, dragon to eh. Teka, kanina ako pupusta. Kailangan, pupusta muna ako, ha? Pupusta muna ako. Ay, putang ina mo na to. To use this pero pwede pa ng gamitin ni Cartier. Grabe yung ginagawa nila dito. Pupustahan mo pre. Meron silang mga nilalabas na panggulan. Ano ako dito? Eko ulit ako. Finals. Hindi nila to ni-reveal. Noong kasagsagan ng group stage playoffs na offstage. Wala. Hindi nilabas ng Gushon. Pero sa moment na to, gusto talaga ng Eko na pandiinan na. Kunin na natin yung mga tinatago natin. Ilabas na natin to kasi pag nanalo tayo dito, isa na lang. Tayo na yung kampiyon. Habang yung Blacklist International naman. Nakita na natin to yung mga ganitong klase ng lineup nila and Gawin yung adjustments ito, na ipapasok nila. Tiwalang-tiwala eh. Ito, tama. Ilang beses na tayo pinroo na nabalik na Blacklist International hindi pala pwedeng every time nagkakaroon ng downturn sa kanila during mga hindi series. Pumusta yung, kapag ka, ano? Sila yung naghahabol, sila yung lugi, tapos pero nagagawin pa rin ng palaan. Kaya ito yung perfect sayang na gawin na nila yun. Kung may on-switch hindi pala pwedeng pumusta after ano? After drop? Oo nga, tama naman kasi. Ni Dilar na ito yung mga moments na mataas ang chance for OMIB. Diba? Tiwala pa rin siya that Blacklist could switch or flip this game. Oh. But for Echo, they just have to continue kung anong ginagawa nila. Ganda ng pick dito ng ano? Ganda ng pick dito ng Fusion. Fusion Kaja. Sure burst to dun sa Kari, saka sa Parsa. Oh, Ali. Okay lang din naman yung ano dito. Hindi na ubusan. Early game talaga magkakaroon ng advantage din in terms of the rotation ng Blacklist Valentina, International. Yung hindi na masyado kasi may dragon eh. Gushon's debut in M4 and hawak siya ni Sanji and nagulat din ako sa ano mo sa prediction mo kanina parang hindi basta-basta mape-predict yun kasi never siya nagamit buong M-series eh. Sabi siguro dito ng Echo, sige, total, parang rematch din naman nung naging laban natin before. Balik tayo dun sa naging drafting ng Brent, pag hindi nakukuha ni... kailangan. Yung kandita niya, automatic nagiging sagot nila. Ibigansyon niya, no? Kinagandahan dito, parang same concept siya with the first. Tapos meron pang Petrify. And ang kagandahan dito, may catch sila. Kailangan dito, matarget agad ni Sanji yung ano, Kari o kaya yung Parsa. Ganda dito ng Fusion kasi may Petrify eh. Kaya ang convoy niyan eh. May enough sila na members kahit hindi pa ganun kalaki. Dalawa po protective bonus dito. So dapat makaligod si Sanji dito. Pag hindi, GG sila. Dahil Petrify lang to. Pinapababa lang yung Crypto. Kaya naman yung Blacklist. Kaya makaka-farm to si Sanji. Katulad ng ginagawa naman nila dun sa first few games. Kaya nila eh. Kaya-kayang bumangon. Nakatambay dito si Wise kasi ano eh. Pero yung Echo dito maingat din. Kasi wala nang creeps dun eh. Wala nang mga neutral na pwedeng patayin eh. Talaga sila nagpapakita. Papapor na to si Yawi sa mid. Para sila ni Venus. Ganda yung strategy ngayon eh. Yung mga support nagpapapor sa ano, sa XP. Tapos yung mga tank nagpapapor sa gitna. Ipapa-level 4 na muna. Yung roamer doon sa may middle lane. Kaya si Haji nakapwesto na dito sa mga XP lane. Pero turtle of check. Eh! Sakto retribution. Gago! Pwede gumawa yan ha? Against Blacklist. Pwede yun, no? Turtle take, napunta na patay natin si Venus to, kaya natak na Yahweh yun, eh. Ah, magkakadikita sila dun, eh. Hindi pa natin masasabi dito na sobrang lamang na nung Echo. Corner na si Yahweh, no? Kailangan na kailangan pa rin na maging maingat doon sa numinod. Bago, yun yung hinatak, pre. Putang ina mo, combo. Oh, shit. Doon siya sa sure, pero one man set. Mamatay si Yahweh dito. Wala pansagip dito si ano, si Andy, saka si Kari. Retribution ginamit na rin at hindi talaga magpapatalo yung dalawang kumulay. Hinaan ko ba yan, no? Hinaan ko ba yung mga caster? Yun ang naging trade para ako na lang magsasalita. Para hindi magulo. No? Ako na lang. Strip ko naman to eh. Ito, mag-iingat si Haji dito. Pwede makombo to eh. Pero ba konti? Si Wise ba bibigyan? Hindi bibigyan to. Wala pang hatak eh. Meron mga players na nandun sa may middle lane. So, hindi pwedeng gumodo na kasi Sanji. May linya na bawal international dahil doon sa presensya ni Yawi. Apat yung ano? Apat yung crowd control ng Echo. Napansin ko sa drop ng Echo lagi. Ang dami nilang mag-crowd control na hero. Dito sa Blacklist, oh, ilan lang yan, oh. 1, 2, 3.
minahal siya ng mga tatlo. Yung puta, nabanggit pa ako. Nabanggit pa ako, pre. Para dito sa atin. Ayun, speaking of push and play, there's the first from Bitin sa mana. Kasi secure against OMB. Safe pa. Na makaka-uwi dito si The Queen. Habang yung blacklist naman ay tuloy pa rin ang pag-aalaga. Ganun din naman si Ben Beauty na alaga. Sa mga viewers natin, kila France, kila Ryujin, kila Ryzel, Kijolina Foster, Kijan Machu. Sineset up na depensa na sa inyo. Kumbaga yung walls, hindi nila mapasok eh. May harang talaga dito eh. Same sila ng concept doon. Ang target lang. Kaya sila nag-use yun dito para malakagat yung Karis saka yung Parsa. Dapat di mag-choke to si Yawi tulad ni Bin ng Indo para good shit. Ayun na, sumagod na pre. Bibigyan na si Carl para hindi na makakontest sa Red 3 yan. Sila talaga tinatarget to para doon sa Red 3 yan, pero patay na sa Anis. Roll. Boom! Nice one, Sanji! Tangina. Patay pa to. Makapatay pa isa. Makamicro pa. Pag tumama yung blade, patay. Tang ina. Mahirapan dito yung Parsa, mag-feather egg strike. Tang ina, kahit ako eh. Dati pinagpa-Parsa ako, tapos may Gusion sa kalaban, hirap na ako. Paano pa to naka-petre? Di sure na tatamaan ka. Yari ka talaga, boy. Kasi hindi ako nakapusta. Ekot eh. Oh, biyawi bibigya. Bago ng trigger, tama. Tama lang. Ang napansin ko kasi, mula game 1 hanggang game 2, ang galing ni Yawi dun sa Goldling. Laging hirap na hirap lagi si si Oheb. Tapos alagang-alaga to si Benny Cutie. Tapos yung Echo, lakas baka ramdami yung tulad ng ganyan, no? Potok na, boy. Uy. Patay yung Parsa, 0-3. Gago sa likod, pumasok doon si Sanford, dalawa! Putang ina mo! Galit na galit! Isipin mo pre, XP yun galing baba! Putang ina, paano nakapunta doon si Sanford, par? Hindi ko man lang napansin. Gago, mamatay pa si Wise, oh. Mamatay pa si Wise, par. Mamatay pa si mabibigyan pa. Ulti, patay. Gago, gantagalit yung Ego! Diluvio, par! Ina, alam ng Ego, nakaabang dun yung block, oh! Dun sa Goldling! Hello kay Josh, kay Butch! Uy, gago, patay! Gago, gantagalit si Sanford! Ito, papatay siya ni Oib! Ayun na! Pero masakit pa rin to late game. Pag di nila nakayang dive-ban si Oheb. BNB oh. Ito ka na, zinazone oh. Ang galing oh. Ayun na, glowing wand na. Next na dito Next na dito dapat divine glaive na para sa mga mag-aatinas. Mamatay na si Oheb par. Di makaramdam si Oheb tol. Patay pre, naglalag na. Yun lang. Naglag na boy. Alam ba taglalag? Gago eagle na dito yung blacklist. Patay ni si Oheb, nakakuha pa ni Carl yung turtle. Puta ka naman lag! Baba ko muna yung quality. Piling ko sa to eh. Sa internet to eh. Tingnan natin. Oo nga sa internet. Ito patay na si Benny. Sure yan. Sanford Yawi papalag pa ba? May pag micro. Gago yun si Sanji sa likod men. Patay na si Edward tol. Isa pa. Pwede pa isa. Nagkamali ng combo. Pinindot lang niya, kaya tumama kay Venus. Hindi niya tinutok yan, no? Oh! Tangina mo, Sanford! Gago, demonyo! Oo, oh, ang galing. Pero ito, pumapati. Gago na, Petri! Nice one! Galing dun ni Oheb, buti na kalis. Inotok pa. Gagawin niyo mapapatayan. Wag. Miscom yun. Ginawa ni Yawi.
nangigigil. Walang burst dun yung ano eh, yung fusion eh. Dapat di mo na siya umatak. Literal na kanina ko sila nababakbakan, hindi pwedeng walang gante. Yun talaga ang nangyayari. Echo, hindi tuloy-tuloy yung pag-aralan ng lead nila kasi nakakahanap yung blacklist ng bawi. Kung i-explain natin naman sa madali, paano tayo natunod na warapan? Di ba yung game na to sa fusion? Pero, ang problema nila yung carry pa din kahit ano sabihin mo. Kahit aggressive sila. Pag di nila nahuling carry, nagkamali sila gamit... Pag minali sila ni Edward dito, yari din tong Echo. Kasi more on ano eh. More on mas malaki AOE na tong Blacklist eh. Wala. Kaya naman mong burst si Benny. But... Ako! Oh no! Gago patay, pre. Takbo. Ganito-ganito sila. Umas ka na, Yawi! Gago, yung gagal kay Benny. Pero hindi pa mapatay na ba? Gago, hindi pa ata mapapatay, par! Putang ina mo! Shit! Gago, nakangiti si Benny, oh. Putang ina na buhay pa, par! Disaster, man, si Haji. 1-6 na to. Nabibigyan si Haji lagi. Yung parsa. Dapat di mo nang nag-farm doon si Oeb eh. Di mo nakalalim doon si Mamshi. Ay gago yung code, o nga pala. Teka lang. Teka, may code naman na ako kaso ano. Teka, sorry na wala sa isip ko yung code. May code naman na, di ko na na-send. Sorry. Yes, maganda sana initiation niya earlier. Pero yung time kasi na yun, wala ng tore. Doon sa may bottom lane. So if ever na ever still nang tumakas, malayo. Wala, sisip ko yung food, pare. Sorry. Pero yung mga moments kung saan nakita kita kita high reward. There was a nice setup event order na kung pinag-uplas. Kailangan nila mag-uplas. Yung patay. Lambot pa rin sa carry, pre. Lambot talaga sa carry, gago. Yari pa rin kayo sa carry, pre. Pag di nyo na-target. Lalo mamaya pag kamaya na to. May Athena Star Rose Gold. Hirap patayin yan. Gago. Magsalang ato si Weston ah. Ang galing tumarget sa likod ni Sanford pre. Alam niya doon talaga siya tumalan eh. Gago pre. Patay din ato si Weiss par. Mamatay din ato si Weiss. Bleed. Oh hindi. 5 4 3 2 1, ayun nga, sakto nga yung cooldown ng ano doon, ng fusion. Gago, walang pakialam si Anis Sanford, direkta doon sa talon sa likod eh. Alam niya, babanat doon si Oeb eh. Ang galing ni Sanford, par kanina ko pa nakikita, binubugbog ni si Oeb pre. Patera si Yawe. Patera si Sanford, ayun na gago, masakit pa rin yung ano, pari. Hindi pwede magdederecho. Blacklist International is still alive. Meron silang carry, meron silang haji, at dyan yung form sa... Pwede pa mabaliktad to, men. Carry to eh. Carry kasi to eh. Kasi pagdating ng ano guys, mga 15 to 18 minutes, kapag nagkamali lang ng position, ang unang papatayin dito yung fusion eh. Kapag nagkamali ng pwesto yung fusion, paano pa papatayin yung carry nun? Wala kayong pamasok, men eh. Eh kapag pumasok si Sanford sa kamali, yari talaga siya sa carry, men. Si Sanford sa likod, pipigilan niya yung mababakasan na hila. Ganun din yung nangyari kanina sa may last. Magagaling talaga mag-mage yung mga G, no? Yuji, Haji, Saji, no? Putang ina, nasa G, pre. Nasa J.I., pre. Yun ang code ng ano, namamagagaling mag-mage, tol. Nasa G pre, tingnan nyo. Hindi nyo ba napansin yon? Pag may G ka sa pangalan pre, malupit ka mag-mage. Biniburst na lagi dyan, Lord. Kaso nakita na nga ng Blacklist. Kasi tato si Mamshi. Parang agata ng set. Kapal pa ni HP. Nakuha ni Carl, gago. Layo kasi ni Weiss eh. Gago, Ray!
May iwan natin si Oipar. Ah! Teka, yari na kayo sa kari, pre. Huwag kayo susubsob. Gago! Naubos! Shit! Hindi kaya ng kari mag-isa to, pre. GG. Tangina, kung pumusta ako dito, pre. Panalo naman ako. Wala. Gago, bilis. Isa na lang! Para sa mga orka! Wow! Sino maswasyon nyo, pre? It's on a different level. 3-0! Sandy, this is World Championship. Defending champion sa kalaban nila. Even at last long fight, hindi nila nakapag-recharge pa si Oeb. Ano kaya dapat gawin dito ng ano? Ng blacklist. Side, oh. Puta, Bostik. Proto-proto kasi, Bostik. Pag-o kasi, Bostik. Yung coach guys ng ano, ng Eko. Hindi nila itong ginawa ng pasimple lang. Talagang pinagpuyatan nila itong pinaghandaan ng lubos. Aral na aral. And speaking of aral na aral, buo na ako. Napagdating doon sa may moment na yun, may ilalang. Kasagot kayo si Bostik. Tingnan natin. Ay, hindi. Di ako na Bostik yung cellphone niya. Ni Sanji. Napag-usapan pa natin. Nakadali pa na ito. Hindi mo sasagot ni Bostik to cellphone niya. Sa mga dahilana. Or malaking factor. For Echo. Nawawalan sila ng ano? Nawawalan ng moral tong blacklist. Echo ngayon, parang ang tagal nating hindi nakita na ganito yung level na nilalaro nila. Gago na sa momentum ang ano, parang panalo na to, pre. Kapusta na ako to. Ano pa magkalimutan? Nakita natin kung ano yung kapasidad sila, ano yung lakas na meron ng Echo. Blacklist, ito ha? Parang marumaba sila. Instead na mag-prepare sila sa pwede na makalaban sa either Pony or RRQ. Parang nag-focus sila, parang... Gusto na ako, pre, sa ano, tol? Sa Echo. O, tsaka pinag-inganina ng mga re-interview ni Maray Seymour, Kim, tsaka si Lar, na meron tension pagaling ka ng lower bracket. Kasi nandun yung pressure sa Echo. Pero kasi, ano pa rin ito, eh? Yes, nakakahinga ng maluwag ang Echo. Pero nandun pa rin yung pressure na hindi mo ulit yung mga naging pagkakakalang. Kumusta na ako sa Echo, boy. Kumusta na ako sa Echo, guys, ha? Ayun, o. Upper bracket finals, namang-lipin sila noon at biligtad ng Black Mask. Ganun, parang di updated. Kailangan sila maunahan ng kanilang emosyon na tapusin yung laro. Yung checklist ng Echo ay tuloy-tuloy nilang nakukuha. Pero syempre, may kailangan din. Ayun guys, pumusta na ako ha. Agenda for events para sa mga exclusive rewards. Sakto-sakto to para sa ating M4 Pass kasi meron tayong M4 support chest kung saan nakikita yung Beatrix Light Chaser. Nakawag sana mag-away mga pansin si JC. Ba't ba mag-away? Easy money si Coco, ba't magkano ba? Sobrang daming laman na. Actually, konti-konti na makukompleto na natin yun. At gaya na sinabi natin, sa mga kasama lang sa watch party, of course, masaya sila kayo dahil sobrang intense yung mga nakikita natin laban. Sarado ko na tong bets na to. Ito na to eh. Parang it's now or never for our team. Wala nang epic ang ube. Hindi naman sa wala nang epic ang ube. Pretendin lang din talaga ng utang ni ng ano. Eh, comment. Nasa momentum sila, tol. Nasa momentum sila. Eh, naman sabi ko. Nasa momentum sila. Nilagay nila on the line. Na parang ito na yun eh. Nandito na rin tayo eh. Ilabas na natin lahat na kaya natin ilabas. And yung Blacklist International, yung ine-expect na nga, katulad ng sinabi kanina ni Dillard, na meron pa silang itinatago. This is the perfect time na ilabas ito ng Blacklist International. The only chance na magkaroon tayo ng back-to-back team na mag-champion sa M-Series. If yung Blacklist International, magawa nila yung reverse sweep. Ang hirap nun, Ton. Kailangan nilang mag-usapan talaga kung anong kailangan nilang gawin for Echo. Kailangan nilang maging steady. Kasi minsan pag super excited ka, para napangunahan ka ng gusto mong outcome. So yun yung kailangan nilang iwasan ngayon na Echo. Pero sobrang daming revelasyon dito sa laro natin. At for sure, madami pang iririgil. Parang binabato lahat ng mga bala ng Echo. Kailangan talaga hindi maging overconfident ang Echo dito. Pero balikan natin yung naging laban na yun. Ipapasa na muna natin ito sa ating analyst na si Bob.
Maraming salamat, Sandy and Chantel. And alam ba na ang gagamit ng mga whales para magpag ng kanilang whales? No, lahat talaga sisip yung food, pre. That is right. Kaya naman, kapag-uusapan natin. Kaya nga muna blacklist, hindi naman. Ang side ng Echo Orcas. Yung galaw nito ang side ng blacklist. Out? Ano sila? Outdrafted sila? Three games na eh. Ay talagang pasado-pasado na ng side ng Echo. Kung ano nga ba yung gagawin ng blacklist international. And so, looking at the Lord, the turtle na nakuhan niya dito, two lords and three turtles. Hirap din magparsa doon, men. Sobrang hirap magparsa doon. Ito lang, dahil nga sa pag-locate nila with Yahweh's proactiveness. Pili ko mag-MVP dito si Sanji o kaya si ano, si Benny. Bakit? Contender din si Sanford eh. Ang lupit ng ginagawa ni Gago. Looking at the team fight participation dito, ladies and gentlemen, as you can see, Sanford and Sanji, 7-4. Nagulat talaga ako doon yung dumive si ano, si Sanford doon sa taas, yung lapo niya. Hindi ko na-expect ko na napunta doon. Sabi ko ba ulit, laban lang. Sige, sa laban na yun. Oo naman, kahit sino pala dito pala tayo lahat. Pilipinas ito eh. Flash capability. May kita natin dito na lalaki lang naungunahan sa side ng Blacklist International. There seems to be turmoil or mga problema sa side ng Blacklist International. Kaya hindi sila nakakapwesto agad-agad. As you can see on your screens right now, ang daming na soak up na damage dito or nakuhang damage. Ang napansin ko kasi sa Echo vs. Blacklist ito, sa laning, dun sa god lane, parang laging may mas advantage lagi si Benny. Di ko alam kung dahil ba naunahan makarotate ni Yahweh. Possible yun yung daylin, kaya nahihirapan si Oheb. Nakapwesto na, or basta ang galing mag, di ko alam kung lane control. Laging lamang dun eh. Tapos pagka naman Blacklist ang nag-engage dun sa god lane, alam ng Echo, tapos inaapatan nila. Galing gago. Na pinapresentan ng ibang heroes na ginagamit kami na panatansan, pero it has the same impact. Tama, lupit ang gagawin ni Sanford, man. Kita mo? Diba? Pro man yan, ha? Lahat yan may doggy galing. Diba, NXP? Sanford, Yahweh, ito mo naman nag-shine talaga. Siguro nasa ano din. Ako? Ay, yung salda. Basta ano, basta congrats, congrats na lang. Kaya ka, wala ka pagkain ha. Wala ka pagkain, pre. Dapat ata nag-i-English ako eh. Bukas nga ilalive ko to. Lalive ko to bukas sa FB naman. Sa FB naman lalive ko. Delicates par. Wala ko sasabihin ano. Wala ko sasabihin dito. Wala kayo dyan. Baka maklip. Matik yan pre. Ano tayo? Less talk, less mistakes, no? Tahimik lang tayo. Ang dami rin pala nanonood, yun. Hindi, pero gawang galing ni Sanford dito sa third game. Magaling yung mechanics na pinakita dito ni Sanji, pero men, alam na, parang na-maximize ni Sanford yung kailangan niya gawin sa isang laro. Hindi na ka nun, hindi na ka-preach si Oheb. Ayun, no, tinumingin doon lang, bang! Tankin, tindi niyang pre. Sakton-sakto, tol. Gawang galing ni Sanford. Akala ko dito lang magla-live ulit. Magla-live na ako, tol. Ano lang, nagpahinga lang ako kasi wala na naman na contract. Diba? Pahinga muna, saglit sa stream. Sipin nyo, takat-tagal ko nag-i-stream. Pahinga muna kahit konti. Tapos, G na ulit. Diba? Nakaka-exhaust din mag-stream araw-araw. Kala nyo lang, madali. I-stream ako bukas sa FB naman. Wala ko pagkain, wait lang ah. Tapos na naman na ako eh.
na nagagawa sa isang lapu-lapu at yung mga ganitong moments talaga yung magpapakita sa inyo ng tatag ng utak ng isang player, the mentality to not be broken down to the moment na kailangan siya naglalaba, he delivers. Ladies and gentlemen, what a performance na pinapakita dito ng size ng Echo Express. And sa totoo lang, this leaves you wondering, will this end with a 4-game win streak para sa side ng Echo? Marami na figure out yung side ng Echo doon sa last match nila ng side ng Blacklist International. At kung mapapansin nyo din dito, ay na-figure out pa rin ni Carl Pilsy yung red key battles with Wise. Ang dami nang kasabi, ang dami nang comment na 5,000 damage daw yung red ni Wise, pero sa ngayon na, mukhang 6,000 ang dinala ni Carl Pilsy. And for Blacklist International, paano nga ba sila makakabawi dito? They have to look out for OHEM. Nakukompromise yung OHEM sa lahat ng movements na ginagawa nila. And they really have to sort things out bago sila mag-proceed dito sa game number 4. Mababawi na nga ba ng Echo ang kahakihan nila? Or will Blacklist game, get one match to reclaim the crown? Pasa mo na sa ating mga casters para malaman natin. Susunod na yung talk ng laban na ito. Maraming salamat sa napakalupit na analysis, Butters. Dito na tayo magkakaroon ng kumbaga kaba moments para sa mga agents at sa mga orcas. Yung limang Echo fans. Dahil yung Echo, isa na lang makukuha na yung inaasam-asam nilang kampiyonato. Habang sa agents naman, eh kailangan pa nilang ubusin yung four remaining possible games na meron sa series ito. Tsaka alam mo, Sati, dito na tayo babalik sa mga storya ng mga teams natin. Again, Blacklist International, sila ang tinutukan ng mga tao, yung naging attack for B-Wise, pero may tumatapat sa kanila ngayon in the Sasas duo. And ito yung mga klase ng laban kung saan kailangan na lang ilabas yung mga naitatago nila. Paulit-ulit, hindi siya yung magsabihin na it's now or never, and for Blacklist, ito yung pagsasement ng legacy nila. Kailangan nilang gawin siya ngayon. Sinabi ni Coach Bonchan during the interview nung naglaban sila sa upper bracket, possible first back-to-back world champions. Ang ginagawa ng Blacklist dito. History na nga yung makatungtong sila dito eh sa finals ng ating M4 World Championships. Pero hindi lang doon natatapos ang kakayahan ng UBE. Parang ito yung gusto nilang ihatid na message na hindi lang M3 yung amin. Hindi lang yung panahon na yun doon kami malakas. Dito din. At ang handang nila ngayon para gawin yun ay walang iba kundi ang Echo na nagkaroon dito ng struggle on the FPL Season 9. Yung playoffs, first round exit sila. Nung este, umabot sila sa Grand Finals, pero Game Boys against Blacklist International. Kaya pabalikan nga, wala pang bawi ang Echo sa Blacklist International. And dahil dito sa lead na meron sila, ito na yung perfect chance para bawian nila yung World Champions. Speaking of a perfect chance, alam din natin kasi na meron mga teams na pagdating, pag umabay mga games, may tendency na ma-exo. So kung ito ay Echo kayo, gusto mo na ba sa heal yung deal para hindi na magkakas para ng chance dito ang Blacklist International to extend the game. Pero sobrang nasa gitna na lang niya yung Blacklist to the point that it could pressure. Anong gagawin ng Blacklist na yun? Anong drop kailangan nila? Na ipanalo against Echo and for Echo naman. Again, binanggit natin earlier na baka sila naman yung ma-excite na tapusin laban. But based on their ball Blacklist, how they walk after every game, alam mo na that they here to seal that name na Echo naman na ang sabi ni Butters, kahanan naman nila, ilirin nila kalakayakan. Ito yung matagal lang kinukuha ng ano eh. Kinukuha ng Echo na lagi silang nagpipay, lagi kinakapos. Yung malapit na sana pero kulang pa rin. And itong yung sitwasyon nila ngayon, enough na to. Pero yung, I definitely agree doon sa sinabi na hindi sila pwede maging complacent. Bawal sila ditong masyado maging masaya kasi hindi pa tapos eh. Hanggang hindi pa tapos yung series, kaya kong bumama ang kalaban mo. Blacklist International, kahit paulit-ulit pa nating pag-usapan siya at balikan ang mga kanilang ginawa. Ang dami ng moments na tapos na ako sa Echo par. Punta rin sila sa ganitong sitwasyon at nagagawa nilang bumama. Oo, ngayon ang
kailangan pigilan ngayon ng echo isip magbangon na yun. Pero tingnan natin as we head on to our blue side sa kami Blackwoods International at red side naman natin is echo. So for echo, natuto na sila. Hindi na nila talaga tapos sa reverse ship, no? Tang ina mo. Huwag na reverse ship talaga. Blackwoods International, kanina ina-open natin si Kaja at dagdagan natin yung hero na pwedeng gamitin ni Yao. Ilimit natin yung initiation. Again, one of the awesome keys to victory for Echo is from being a playmaker to being a kingmaker. At roto, kingmaker na siya if ever. Maging maganda ulit ang performance niya on this possible last game. Kung maganda nga talaga ang pangkuha niya dito, definitely. Alam ko na, secure nila. Yung mga pangalan ng naopo players from the side of Echo. If ever, they win this one. First pick for Blacklist, sobrang bilis ng response. Digi kaagad ang sasagot nila doon sa Fred Rendlas na blue pick. Lapu-lapu is open. Kanina pa itong ginagamit ni Sanford. Will Blacklist get this hero? Or pwedeng mag-benevita pa rin sila sa secondary ng Malek Final Blow against Blue. Okay to, okay itong ano, Ib. Maganda itong Ib. Counter agad dun sa dalawang fighter na hero. Binan nila yung Pars ha. Agad sila ng Eve para madinay yung mga basiro ni Sanji. Sanji dapat mag-Valentina dito. Pwede siya mag-Valentina na. Ang dami niya pwedeng kopya eh, no? Ulti ng Diggy, ulti ng Eve. Oh Hilda, utak ina mo. Wawa dito Diggy, gago. Hilda mo muna. Heroes ng Echo. So kailangan dito ng jungler na kayong naku, may ano pa, may Xavier pa, may Lunox pa, ang dami, may Lilia pa. Ang daming hero pa ni Sanji pa. Pwede pa nga mag-anin eh, mag-paramisin eh. Blacklist International giving the lapu-lapu to Edward. Parang hinibig talaga nila yung Benedetta dito. Tapos may panghuling-huling sila eh. Sila yung last pick dito, Chatele. Para sa akin dito sa first three picks, yung identity ng dalawang team, yung Blacklist, yung Echo, unti-unti silang kumakalas-alas sa tara mag-utility tayo. Parang upi sila, medyo sama-sama yung play. Gusto mangyari? Pero parang unat yung Rover. Oo, sobrang unat na meron damage din with the Appraiser's Rock. So ngayon, kulod na magandang hero dito, men, ng Echo. Para sa gold lane nila. Hindi mo pa talaga malaman kung ano yung burst damage. Kasi si Benny Benny minsan gumagamit din ng the mage. Ay, oo, yung Lunox. Lunox, Harin. Open pa, Harin. Oo, open pa nga. So, speaking of Harin, isa rin sa mga mage heroes na ibabahan ng Blacklist International is going to be valid. Na magandang bypass pa nila. Pero hindi naman ang tatanggalin ng Echo. Sabi dito ni Benny Beauty for me, the thing I change the most is first pick na pala dito ano eh no, Echo sa second phase. Dati meron pang tapak si Benny Beauty. Pero ngayon na nabigyan siya ng chance na maglaro sa world stage. Wala siya plano pang mahiya, matapot. Wala pipigil sa bagyo at nakikita naman natin yun sa kanyang performance. Yung mga backdoor plays, parang isa sa pagkakalaban ng Echo pagkatapos si Benny Beauty. Isipin mo muna, nasa nga ba si Benny Beauty at isa sa salong kakasama natin. Again, Echo, in-interchange nila yung strategy. Alam mo kung pag-doon sa last offense nila, tsaka nila ilalabas kung ano nga ba yung gagamitin nila. Ang kinagandaan pa dito, sa pick nila na yan, pwede pang gamitin ni Sanji. Pwede nilang i-switch, medyo flex pa yung paggawa nila ng Lunox. Maaaring Golden, maaaring mid lane, depende doon sa last picks ng Blacklist International. Oo nga, no? Pero ito yung the usual na nakikita sa Blacklist. Meron silang team, may mag-control sa mga team fights. Ang ganda at ang taas ng survivability rate ng isang barracks with the help of the DG. Ang ganda nga ng pick ng Lunox doon. Di mo alam mo, Posporo Gold. Kung kukuha siya ng Beatrix at Benedetta, sinisigaw ng Blacklist dito na ito na yun. Ito na yung last run natin na ipapakita natin sa lahat. Na court heroes yung pipiliin natin and kukunin natin to. Pero merong stats na lumabas. Carl Easy's Fred Rim is currently 90% win rate. Ayun, Xavier! Gago. Xavier on the last pick, malamang sa malamang ni Gold Lane Lunox nga.
Dito na. Ang bilis mag-clear niyan. Paano nyo abo? Sino aabot dun sa ano? Sa Xavier. Ibigay kay Filipino Sniper yung kailangan ibigay kay Filipino Sniper. Ibigay kay Agent Zero yung paborito niyang hero and there goes the Benedetta. At ibigay din kay KTA Machine. Ang kanyang ito pwede magdikta ng kanilang laro ngayon na Echo. Echo? Echo to, Echo to. Sa Beatrix, which is Lunox. Ibig sabihin, gusto ng Echo ng Express na pamabilis na naman ang play dahil more on first. Dalaway ka ay, hindi. Teka. Teka. Hindi pala. 1, 2, 3. Kasi diba early game Lunox, pagdating sa late game, Savior. Binalance out ng Echo yung lineup nila dito with their magic damage. But the King and Queen, yung royalty dito, sila talaga yung magsaset ng tempo para tungkol sa kanilang mga kasama. Kasi super heroes na sila eh. Meron ba ang Echo ko? Mahirap diba kayo ng Savior, men? Maniwala ka sa akin. Bagay, Ib naman to. Lamang ang Ib sa Savior eh. The question is, naaapektuhan ba yung moral nila mula sa mga pagkatalo na kanilang natabo? Ang problema dito, kung nasa momentum ba ang ano, ang blacklist? Ano ba napagod na sila? Makapagsubok na pinagdaanan nila ng lower bracket, pinatutunayan nila ngayon. Now, Blacklist International, ito naman ang challenge for them. Kailangan nila mag-go beyond the limit. Kailangan nila mas mataas pa. Part na kanilang awesome key strategy is to upgrade the Ube strategy. Waiting ito ang kanilang breakthrough performance pag na-extend nila yung laban against Echo. Kailangan nila gawin yun. Siya tell you na lang ang last chance para mabalikan nila ang sitwasyon. 4 straight wins ang kailangan ng Blacklist International. Babalag-bagay nga lang talaga ni Yawi itong Digi. Ano yung gagawin to? Gagawin, no? Diba? Important sa atin nakikita, men. Ako ko parang lugi lagi si Ohe, Blaining. So far, yes. Parang ngayon talaga na open si Gloomar. Laging bawasan. Alam niyo yun? Kaya doon gumagak lagi Echo eh. Sa lahat ng mga extension yung pinakadisabisnet, yung talagang kaya kang haltang. At magdala ng mga players sa iba't iba. Speaking of haltang, meron ding haltang na sagot. Ang Blacklist, meron silang reverse type from Tali ni Digi. So pwede ganyang gawin. Pero huling laban din, ang sinagot ng Echo against Digi is Hilda. Hilda mo. Ito nga talaga ang magandang sagot against Digi. Ever since nung nilabas yung Digi sa dati, ito na agad yung sagot. Kasi mga buwan ng stats dito magiging yung Hilda. Tapos yung sustain mo, kita mo na tingnan siya para kunin mo lang yung mga bomba, tapos ihil mo lang sa mga bush, tapos rek na kakagandbalik sa fight. Pero this time kasi, Gogo? Hindi naman sa Unport parang? Pero ngayon yung mga Wilder nila walang ibang base current PC dahil na hindi makalaban doon si Wise because of the zoning mula doon sa Sansan Duo. Si Sanji talaga at si Sansport yung may hita na hindi nag-ihita. Gogo naman takay na niya, ano pre? Gogo! Ano yun? Gogo, balagbog si Sanford par! Putangin mo! Gago, disaster! Putangin, binabag lagbog si Ovi. Ah! Putangin mo! Gago, disaster na. Ay, ay! Shit! Buy time yun, pre! Gago. Tangina. Space created yun. Para tatry ni, ano, tatry ni Oheb. Na-sniper rin yun. Yung gold. Ulti. Gago, hindi niya na-sniper. Alam niya, papasukan siya ni Yawi. Gago, ang ganyan ni Yawi dun. Susubukan sniper rin sana ni Oheb para may makuha ang gold. Dalawang wagon yun na-miss ni ano dun. Ni Oheb. Tangina ni Yawi. Gago. Leche na. GG par. GG par, tangina mo. Wala, GG.
nakikita nga natin dito nagsashine yung Sansandugo. Ginagawa lang ng Earl Easy ang kanyang trabaho ako si Baby Cutie, ganun din. Pero ang ganda na sasig dito ng Blacklist International, gusto na nabigyan ng espasyo si Oheb, pero hindi rin nabibigyan ng opportunity ang Echo para makalakala ko kay Venus na force dito yung kanyang ultimate. Wala, nasa na pang burst dan. Kulang. Uy! Boom! Pabasa ko ka sa Sanford par. Pipilit, pipilit. Ay, ne. Tinan mo, lalim lagi ni Sanford par. Napakabilis niya, pre. Laging ganun. Lagi ang bilis lagi ni Sanford, man. Wala oh, yun zone lang siya ni Benya. Gago, magka-dark patay nun. Gago, patay! Ang labot ni Ma'am siya dito. Patay pa si Oheb. Hirap par. Porke ni Lunas par. Ang ina problema to pre. GG ata men, GG. Parang hindi ko ba nakita nag-invest yung Dodo Lai halos ni Sanji dito. Lahat ay tinatamaan. So alam ko yung master niya sa Savior niya napakataas. Pero na, nakitaan ko ng ano eh, ng magandang play yung Blacklist kanina nung sa may iba ng top side. Nung nag-split-split nga si Sanford, ang ganda sagot ng Alecto Final Blow. Yun yung role dito ni Edward. Okay, may 8K. Ay, gago. Sorry, sorry, sorry. Makasasabu. Hindi niya pwedeng... Pipigilan niya. Pipigilan niya. Siya yung taga-pilin. Ay, taga... GG guys, GG. Nadarta. Dart. Patay. Patay. Pero napakita ng escape na ginawa dito ni Agent Zero. Nakuha siya ng trade mula doon sa pagkuha ng Echo Playwise. Tapos hindi siya nakuha. But now, napapaker naman si Sanford. Split-split, pero mukhang matatalian. Papatay pata si Oipar, gago. Gago, lalim na nila. Ang Echo dito, masyado ata siya sa inside. Sanford pa. Patay si Sanford dito par. Oh! Tolo. Ano sobrang lalim na nila? Pati si Venus gago! Naantayin na si Edward pre! Patay si Edward! Gago, inantayin na magsusi si Edward. Galing ni Yawe. Nasa momentum si Yawe. Yung Echo ngayon ay tuloy-tuloy lang sa pagkuha ng mga kills. Wala halos na kuwang trade ng Blacklist doon. 2-4-1 yung nangyari, pero Blacklist International. Lakas mong upal ni Yawe. Kasi agad na nalulong si Yawe. Tapos si Umeritos. Lagi tinatatawa ko doon. Literal na si Sanji. Hindi siya nagtitipid ng skills niya. As soon as meron na siya, diretso ka na. Sabi niya, long range siya pa eh. Bakit hindi ko nga gamitin yung pagkaka long range ko? Pero may hindi natin ang Sanford dito. Itong inis na ako ng mga players ng Blacklist. Galing din sa Sanford mag-blue. Puta mo yun. Kapag hindi ka doon din na ibig sabihin, alam ni Sanji na yung mga players ng Blacklist International ay nandoon sa may bottom lane. Sanji, 3.7k gold lead para sa Echo. Binanggit natin earlier na kailangan lang nilang i-continue ang kanilang ginagawa. At yun pa rin ang patuloy na ipinapakita nila against Blacklist. Nagkakaroon ng struggle dito yung Blacklist International dahil sa na-mention mo na pagbabuloy ni Yawi during
team fights na nasa backline lang siya. Dinidikit niya si Owen, tsaka si Owen Minos, pero this time may flicker si Sansa na gagawin. Para makasasayang ito na si Wolfram, medyo delikado ang kanilang pwesto ngayon, maaisi lang mag-impend, pero Echo decided not to go down dahil nga ang plano nila ay Lord talaga. Oh, speaking of Lord, Echo ngayon ang awene kukuha ng Lord. At ang nangyayari for Blacklist International is magkakasama na sila. Kailangan nilang makamain agad ngayon si Ohem. At kailangan nilang mas ma-rectify ang ating laro. At Ford will come in to support the vision. Pero nandun si Yaoi para pigilan ang kanyang vision. And right now, why is there as well? Pwede mo ako enter for the naramdaman ni Cardisi. I-re-resist muna yung Lord. At Echo maingat ngayon na na dumedepensa doon sa posisyon na kailangan nilang makuha. Retribution secured, Lord secured by mga orka. Hindi na makalapit yung Blacklist International sa objective takes na pinaplano ng Echo. Hirap nito? Ang solusyon dito ay ang pag-cut lane or yung pag-put ni Edward sa mga tore sa side lanes. At naging successful sila. At least meron silang play na nakuha. Ito yung susi ng Blacklist International. This time, si Edward naman yung aasahan nila na gawin yung job niya. Habang yung Blacklist, they have no choice but to stay at the side of their base. Wala magawa yung digi sa, ano men? Sa... Kailangan pa ng Hilda, gago. Resources nito ni Ohem, ni Haji, para talaga makaramdam yung Echo. Makapal yung balat ng Echo ngayon dahil doon sa depensa, doon sa mga items na natin nagtalaklak na pa. Lamang nalaman din talaga sa item and even na Yami pa lang doon sa kanyang mga position yung Brasanchi, yung possible target for Echo na depensa ng Blacklist International yung Lord. Habang si Edward diretso lang doon sa may bottom lane, there is a still play. Kapaplayer, gago, ang lambot ni Mamsi kasi dito eh. Yung Penny again, nagbubulan dito mga ay na, mamaya isang, halos isang ulti na lang siya ng Xavier, par. Nakakakawa ng damage. Meron na siya dito flowing ward, activate play para kay OIP. Kailangan na nila lang dito ng Blacklist maging patient and they are showing it right now. These are good signs na yung Blacklist hindi bumibitaw. Talagang kakapising sila dito sa depensa na talagang ayaw nila ditong bigyan pa ng opportunity na yung Echo. E tuloy yan pang lumamang. Pero ngayon ang nangyari. Oh, tuloy natin si Oiper. Magpapakita mapapagawin yung members ng Blacklist pero again, Agent Zero doing his job. Oh, si Agent Zero na sa top 8 pa lang. Pero there's a door. Habang isang door. Binaburst si, ano men, si Wise? Gago, lambot. Meron dito real world manipulations pero kill na lang si Wise. Natunt din si, ano, si Haji. Saka nagkatagal si Audi sa likod, oh, tang inang yan! Kahit baga tinas ka, it's too late na. 20 seconds before this Lord para sa Echo. Blacklist International, patience ang pinapakita habang yung Echo naman ay gano'n din. Pero may tendency ang Echo na mawawala na kasi sa tulad ng ginawa niya. Kanina, ah, sige, kainin ko. Ah, kainin ko. Sa mga safe na ginagawa ng teammates niya. But this time, passage from the Lord, wala ang chance na talaga mo mag-message yung fight ng Blacklist. Blacklist International, definitely in trouble at this point, 6.6k gold lead. Echo, nag-aalang ng timers nila dahil yung Lord magpamarcha sa gitna. Aray! Putang ina mo! Ibigyan nila si Wise Par! Gago! Napa-ulti na dun si Mamsi agad. Sa
clear naman sa mga bandang itaas yung home game. Kailangan rin nilang depensahan. Blackness International is still alive. And Kim Kim, Echo naman dito may gagawin today kaso napasobra ata si Sanford. Pero the moment ito na lang yung buhay ni Sanford, sasalagi ang split-split game. Oo, ramdam mo talaga yung gagawin lahat lahat naman. Ang ginagawa nila ng Echo, video calculator, kalakulakon may dataan na may making wings sa may photo lane. We have a shot. Rugo naman si Yawe. This. Aray! Sila naman ngayon ang magiging aggressive pero guys, merong apat na players dito ng Echo na nakaapa. Ginamit din ang best retribution card easy at toning life laman para kay Sanji. Echo with an 8.4 can't go beat. Edward still trying to clear those minions na nanggagaling. Tapos ultimate comeback, no? Tang in na. Solid yun pagka ganun, far. In terms of the gold beat, kasi makikita mo talaga yung difference kasi some of the members of Echo full item build na habang nag-aabon pa yung Blacklist International. Kaya hindi ba natin masasabi na kahit alay mo yung pagsabayan sa atin sa fight. Ang last item niya, no? Ni Sanji. Pwede mag-divine glaive, pwede rin mag-holy crystal. Ay, ne, pwede mag-Holy Crystals or Winter Truncheon. Ayun na, Winter Truncheon, ha? Kaya nangyayari yung for as possible, yung bottom lane, ilahangat niya. Kasi yung kahit isang lane lang nakamananalo ka, goods na yan, eh. Sa teamfight kasama ka. Ang hirap ng ano, ang hirap ng sitwasyon ngayon. Wala pala Demon Hunter si ano, no? Si Oil. Ngayon pa lang ata bubo. Sa damage na kayang i-deal is si Haji. But every time na nakakahanap ng opening itong si Sanji ng kanyang dawning line, inapipilitan itong dalawang members na to na mag-back away. Katulad yan, si Haji, tiramalan na lang ito muna. Ganun yung nangyayari sa Igel. Aside from that, may vision pa yung Echo na pag-tiramahan ka, okay, nandiyan sila. Oo, alam ka agad, o, tapos literature ng mga players ko nandito na sila na ginamit naman ito kay si Ohe. Ang sakit pa? Yaw, parang free hit lang din naman. Naku, tatay, ahiha tama ng runner shot. At si Edward wow, mapapauya ang ano, Blacklist. Not out position ata sila. Woo! Si Mamshi, man. Gago rin si Oib. Pinain sila. Patay na rin si ano, si Aji. Oh, shit. Huli pa ata si Wise Power, gago! May dark pa yan, pre! Tang ina mo! Minion Wade sa taas, sa taas. Oh, galing na yan doon. Tapos gago. Tapos. Ay, hindi pa. GG gago. Tang ina sweeper. Pinamasaya ako guys dito para kay ano, kay Sanford sa kay Yawe. Legit. Pinamasaya ako dito para kay ano, kay Yawe sa kay bagay sa kanila lahat eh. Kahit kay Benny Cutie matagal din niya pinapatunayan sa sarili niya eh. Si Yawe matagal na may gusto rin patunayan. Si Sanford din, silang dalawa. Si Carl Goodsen eh. Si Sanji. Feeling ko ito mag-MVP dito. Either si Sanji or si Sanford. Napakaganda na naging istorya ng Echo. Pinatumbas sila ng Blacklist International sa upper bracket finals. But they came back stronger. Hindi sila kumaya. Ang ina, no? Sweep, no, gago? Sweep, por? Philippines are your M4 champions.
Kaya ko mo na yung busta ko, pre! Teka lang, check mo natin yung busta natin, boy! Kamusta ang ating pusta? Wag gano na! Oh! Unto, di pa nanalo, pre? 8-1-4-8 yan, boy, oh! Boy! Ibigay mo na, boy! Ibigay mo na, boy! Pay out! Unto? Ibigay mo na, boy! Ang ina, galing gago. Nice, Jimmy, nice, G. Galing. Our VIP to come join us on this stage. Tang inang lakas ng echo, no? Galing lower bracket, no? Putang inang yan. Tang inang ginawa yan. So let's go. They are the new kings of all the regions. The greatest of them all. The super team from the Philippines. Look how proud they are. And how happy they are right now. They will be receiving lots of gifts, lots of fortune from this Anthem World Championship. You may now receive your medals and your rings. Gago, galing. Oh, the first one is the ring from OBS Gold. Benny Q. Nice din guys, bukas na ulit tayo magla-live sa FB. Sa FB ako magla-live bukas. Nice din, nice din.